So magandang araw ulit po mga ka-Unique. Welcome back po sa channel po natin, Pin Unique Works. So ngayong araw po ang isi-share ko po sa inyo, ito po. Yung gagawin po natin ito ay Ford EcoSport. So ang gagawin po natin, papalitan po natin ang compressor, expansion valve at dryer. So yun po yung gagawin natin. At yun po yung isi-share po sa inyo. Ford EcoSport, para po sa aircon niya, may problema po yung compressor. So nag-lose compression na po siya. So yun po yung papalitan natin. At yun po yung isi-share ko sa inyo, paano magkabit ng expansion valve, dryer at saka compressor ng EcoSport. So mga ka-Unique, pag magawa po tayo ng aircon o magpaklas po tayo ng condenser para sa Ford EcoSport, baklas yung pinaka buong bumper niya sa harapan. And then dito sa ilalim po, tinatanggal pa po yung sorent cover niya para matanggal din po natin yung compressor. So yun po yung gagawin natin. Yung car aircon po ng EcoSport, ang gagawin lang po natin, replace compressor, expansion valve and dryer. So mga ka-Unique, yung expansion valve po, ayan po yun. Ayan. Yung may parang may butas po. Ayun po, natanggal po yung tornillo niya. Yun po yung expansion valve ng Ford EcoSport. And then yung ibang kasamahan natin, ito ginagawa pa po, pinapaklas pa po. At nandito pa po sa ilalim. Ito, yan, yung may tubo na yan. Yun po yung filter dryer niya. And then dun sa ilalim, yun, doon sa ilalim na yan, yan tinatanggal pa po, doon po yung compressor. So yun po yung babaklasin muna natin at saka ipaplasing po natin yung condenser. Ito po yung condenser, bagong linis din siya, although bagong cleaning po yung aircon yung sa loob ng evaporator. Kaso nga lang yung compressor niya hindi na ganun kalakas yung bomba. Yan po yung expansion valve ng Ford EcoSport. Tiyatanggal na po. Papalitan po natin ng bago yan. So yun po yung ginagawa at gagawin natin na once po magpalit tayo ng compressor, automatic po yan, magpalit po tayo ng expansion valve, dryer, and then ka-flashing po natin yung system para lahat po yung mga madumi na naiwan sa system o sa tubo ng car aircon na ano, linya ng car aircon, malinis po natin ng maayos. So para hindi po mag-backjab yung trabaho natin. Ayan po, natanggal na po yung expansion valve. So yun po yung flange step nya, yung may dalawang butas. Ayan. So yun po yung connection ng evaporator, yun sa loob ng dashboard. So yan. So yan, nabaklas na yung pinaka-ibabaw na cover ng condenser. So ito po yung binaklas natin. Yan. Ito po, nakakabit po yan dito sa ibabaw. So yun po yung so ang gagawin natin, tatanggalin natin yung condenser. So ito po yung pinaka filter dryer niya sa aircon po yan. So ito yung condenser, yan. So nasa ilalim po yung compressor, babaklasin pa po natin. So yan mga ka-Unique, binabaklas pa po yung condenser. Yan. So yan. So yan, uhugutin na po yung pinaka condenser. After natanggal yung mga clip, yung mga nakalock sa condenser, ayan, tatanggalin na po yung pinaka-condenser. O, yan. So, yan po yung condenser at saka yung dryer na nakakabit sa gilid. Ayan. So, ito po yung condenser ng Ford EcoSport. Ito po yung ginagawa natin. At ayusin at linisin po natin. So, yan po. Tatanggalin na po yung compressor. Ayan. So marami pa po yung tatanggalin na mga hoses bago matanggal yung compressor.
So yan. So una tinanggal natin yung ano, hose. Yan po yung discharge hose ng fork. Yan. So yan po mga kayunik, tinatanggal pa po yung compressor. So marami pa pong dapat tanggalin bago makuha yung compressor o matanggal natin. Yan. So apat na tornilyo po yan yung naka fix na compressor. So yun po yung tinatanggal. Yan. So mga kayunik, ayan po, natanggal na po yung compressor. So yan. Yan po yung compressor ng Ford EcoSport. So ito po yung bago, kaya po yung kakabit natin. So mga kayunik, and after natin natanggal yung condenser, yan, ito po yung tinanggal din expansion valve at saka yung dryer at yung compressor. So yun po yung gagawin natin at yun po yung papalitan natin para po sa aircon ng Ford EcoSport. So yan, ito yung compressor niya, bago. And then ito yung expansion valve. Yan, bago rin po yan. And then yung filter dryer. So yan po mga kayunik, ikakabit na po natin yung bagong compressor. So yan. Kakabit na rin po natin yung compressor para support ni EcoSport. So yan mga kayunik, kinakabit pa po yung compressor para support EcoSport. So yan po yung compressor. So ito po yung gumagawa natin si Marvin at saka si Brian. Yan. So yan po. Sa ngayon po, inigpitan pa po itong tornilyo naka bracket para doon sa compressor. Yan. So yan po mga kayunik. So once na yan, nakabit na po yung compressor ng Ford. And then lahat po ng tinanggal natin doon sa mga tornilyo na nakakabit po doon. So yun, binabalik na po natin. So ang importante dyan, ibaling magkulang yung tornilyo, huwag lang magsobra. Pag magsobra yung tornilyo, ibig sabihin yan, may hindi ka na ibalik. So yan, so lahat ng mga tinanggal na tornilyo, dapat maibalik lahat at mahigpitan lahat. So yan. So yan mga kayunik, naikabit na yung compressor. And then ngayon, yung ikakabit po natin ngayon, yung condenser po. So yan, ibabalik na natin yung condenser. And then napalitan na po natin ng bagong filter dryer. So ngayon, yung gagawin natin itong mga hoses, ayan, yung suction hose and discharge hose, ibabalik na rin po. So ngayon, inaayos pa po natin pagkabit. Kasi may mga naka-bracket po yan at saka yung pinakalagayan niya sa ilalim. Yun, inaayos pa po. So yan. So yan mga kayunik, after na tinakabit yung condenser, and then binabalik na rin yung mga hose. So ngayon ang ginagawa po natin, yan, kakabit na rin po yung bagong expansion valve. So yan. So ito po yung mga hoses itong tinanggal natin kanina. Ito po yung discharge hose, ang suction hose po, ito yun. Katapos nakabit yung compressor. Tapos na ikabit na rin yung condenser with bagong dryer rin po. So ngayon, ikakabit na rin po natin yung expansion valve. So yan. Kinakabit na po. So yan. Inihigpitan pa po yung inihigpitan pa po yung pinaka-allen rings dun sa expansion valve. Yung connection po ng expansion valve ay sa evaporator na po yan sa loob. Yan, kinakabit pa po. Yan.
So yan, hinikitan pa. So yun po yung mga ginagawa at kailangan palitan at kailangan gagawin once na magpalit po tayo ng compressor. Palit po ng expansion valve. So after kapit yung expansion valve, nahigpitan na rin siya dun sa evaporator. Kasi yun po yung, doon po yung nakafix yung expansion valve sa evaporator niya. So ngayon, kakapit na rin natin yung pinaka-tubo o yung pinaka-tube na suction, connection para papunta sa compressor. So yan, kakapit na rin po. Higpitan na rin po yung, ano, yung ternilyo para ma-fix yung tubo doon sa expansion valve. So yan po mga ka-unik, hinigpitan na rin po yung tubo na nakakonik sa expansion valve. So yan. So yan mga ka-unik, nakabit na po natin yung expansion valve na bago. And then naikabit na rin natin yung mga tubo. And then yung condenser. Napalitan na rin natin ang nalinis ng condenser at napalitan na rin po natin ang filter dryer. And then ikabit na rin natin yung compressor na bago. So yun po yung ginawa po natin dito sa Ford EcoSport para po sa car aircon niya. So ang next step pong gagawin natin after po na ikabit lahat, ito po, ililick test na po natin. So ang purpose po ng lick test, yan. So lahat ng mga dugtungan, yung mga kinabit natin, like dito po, tinanggal po yan. So ililick test po natin yan para ma-double check kung wala po itong leak o yung tagas sa lahat ng mga connection po. So until pagkatapos po ng lick test, pag ma-confirm na po natin na wala na pong singaw, so next gagawin natin, iba-vacuum na po natin yan. So after vacuum, saka natin kakargahan ng freon na 134A o refrigerant na 134A. So yun po nun ang gagawin natin sa aircon niya. So after na po ma-confirm o lahat na ma-double check natin lahat na wala ng leakage, ay vacuum na natin. So yun po, ibabalik na rin po natin yung mga natanggal natin dito sa harapan, yung mga bumper o yung cover dito sa harapan, ibabalik na po natin at yun. So mga ka-unik, yun na po yung gini-share ko sa inyo kung paano po magpalit ng expansion valve, filter dryer at compressor para po sa Ford EcoSport. Sana po nagustuhan nyo po ang video na ito at makatulong po ako sa inyo para magkaroon po kayo ng idea paano po magawa ng car aircon at lalong-lalo po para sa Ford EcoSport. So mga ka-unik, sa mga bago pa po na panood ang video ko, paki-subscribe na lang po at paki-sama na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga video ko kung saan sinishare ko sa inyo about car aircon. At yun lang po at maraming salamat po sa oras at binigay nyo sa akin, and God bless po sa inyo lahat.